Hello po everyone! Welcome at welcome back dito sa aking munting kusina. So for today's video ay gagawa o magluluto tayo ng cheesy kutsinta na pantay, makinis at walang butas sa gitna. So alamin kung paano ito gawin dahil pwede mo itong gawing pangnegosyo o pagkakitaan. Samahan niyo ako sa pagluluto. So tara, simulan na natin. Ito yung mga ingredients na ating gagamitin. Una, mayroon po tayong 1 cup cassava flour, 1 cup brown or washed sugar, 1 cup all-purpose flour, at maglalagay po tayo ng 1 tablespoon lye water. Ito po yung magpapakunat sa ating kutsinta. Next, yung ating 1 tablespoon at swete or annatto seeds. Ito yung gagamitin nating pangkulay. Then, maglalagay po ako ng 2 sachet milk powder, 33 grams ang isang pack. Any brand naman po pwede nyong gamitin. At ang pinakahuli, yung ating 3 cups water. Una, lagyan po natin ng 1/4 cup na mainit na tubig yung ating atswete para lumabas ang kulay. And then, mix lang po natin. Then, set aside muna natin to. Next, gawin na natin ang mixture ng ating kutsinta. Ilagay na po natin ang 3 cups water sa ating mixing bowl, then yung ating 1 cup brown sugar. At haluin lang po natin to hanggang matunaw yung ating asukal. Kapag natunaw na po yung ating asukal, ilagay na po natin yung ating 1 cup cassava flour. Then, haluin lang po natin. Hindi po natin pinagsabay-sabay ang paglagay ng mga dry ingredients para hindi po tayo mahirapan sa paghahalo. Huwag po kayo mag-worry sa overmix kasi hindi naman masilan ang kutsinta. Ilagay na po natin ang 1 cup all-purpose flour. And then, mix lang po natin to hanggang sa matunaw. Habang hinahalo natin to, shoutout nga pala kay Bike Tayo. Hello po! Yung ating 2 sachet milk powder, ilagay na po natin. Any brand naman po pwede nyong gamitin kung saan kayo makakatipid. Then, mix lang po natin ulit hanggang sa matunaw or mag-combine yung ating milk powder sa ating mixture. Kapag mayroon pa pong mga lumps o buo-buo na maliliit, okay lang po yan kasi sasalain naman po natin tumamaya ang ating mixture. Ilagay na po natin ang 1 tablespoon lye water. Ito po yung gamit ko. Tamang sukat lang po ang ilalagay natin ha kasi pwedeng pumait yung ating kutsinta kapag nasobrahan nito. Then haluin lang po natin para makombine yung lye water sa ating mixture. Last, yung ating pangkulay, ang atswete mixture, sasalain po natin para hindi sumama ang mga buto. Konti lang po muna ang ilagay natin, then haluin lang para makita kung okay na sa atin ang kulay. Kapag nakulangan ka sa kulay, tsaka kayo magdadagdag ng atswete mixture. Okay na po ito sa akin ang kulay, hindi na po ako magdadagdag. After po nating ma-mix, sasalain po natin to ng 2 beses para masala ang namuong flour. Simutin lang po natin. Ito po yung nasala nating mga buo-buong flour. Huwag nyo pong itatapon kasi sayang. Tunawin nyo po dito sa mixture ng inyong kutsinta. Sa pangalawang sala po natin, dito ko ilagay sa pichel para mas mabilis nating mailagay or ibuhos sa ating mga molders mamaya. Tapos na po nating magawa ang ating kutsinta mixture. So magpakulo na tayo ng tubig sa ating steamer. Konti lang po ang nilagay kong tubig, wala pa ata ito sa 1/4 ng aking steamer. Set aside muna natin to. Next step, magigrease na tayo ng mga puto molders. Large size po ang gagamitin kong puto molders. At cooking oil ang gagamitin kong panggrease sa ating mga molders. Huwag lang po kayong gumamit ng used oil ha.
pwede rin po kayong gumamit ng vegetable shortening, lard, butter or margarine. Sa pag-grease po ng mga puto molders, kailangan lightly grease lang para hindi naman sobrang ma-oil ang gilid ng inyong kutsintang gagawin. Kaya gine-grease natin yung ating mga molders para mabilis natin ma-unmold yung ating kutsinta. Habang nag-grease po tayo dito mga kawais, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. I-click mo na yung subscribe button and notification bell. Click all para updated ka tuwing may bago tayong videong i-upload. After po natin mag-grease, always remember po, bago kayo maglagay sa puto molders, hahaluin nyo po muna ang inyong kutsinta mixture. Kasi kapag nakatambay or nakatingga yung ating mixture, ang flour niya is nagsisettle or napupunta sa ilalim. So, ilagay na po natin ang kutsinta mixture sa ating mga molders. Once na malagyan na natin lahat ng molders, isa lang na po natin agad. Kasi tulad nga po ng sinabi ko kanina, kapag nakatambay or nakatingga siya, ang flour is napupunta sa ilalim or tumitining. Kaya ang tendency kapag naluto na ang inyong kutsinta, magiging matigas ang ilalim at nagkakaroon ng butas sa gitna. Isa lang na po natin. Dapat kumukulo na yung ating tubig bago natin ilagay ang steaming rack. Huwag po muna nating tatakpan, hinaan po muna natin yung apoy tulad nito, parang nagiinin lang tayo ng kanin. Kapag nahinaan na natin yung apoy, tsaka natin tatakpan. Balutin po natin ng malinis na tela ang takip ng ating steamer para maabsorb ang moisture at hindi matuluan or mapunta sa ating kutsinta. So, steam po natin ito ng 25 minutes in low fire. After 25 minutes, ayan na yung ating kutsinta. Ito't pick-check lang po natin para makasure tayo na luto na. So, ayan, wala na pong basang mixture. Luto na po yung ating kutsinta. Kunin na po natin. Ayan, nakagawa po tayo ng 28 pieces large size na kutsinta. Palamigin po muna natin to bago natin ilagay sa mga nais nating lagayan. So, malamig na po yung ating kutsinta. Dito natin ilagay sa plastic bilao. Nilagyan ko lang ng aluminum foil. Gagamit po ako ng toothpick. Ikot lang natin dito sa molder para mabilis natin ma-unmold yung ating kutsinta. Ang size po ng plastic bilao na ginamit ko ay 12 inches. Ayan, mabilis lang i-unmold. Sa mga nais pong subukan lutuin yung kutsinta, ilalagay ko na lang po sa ating description box ang complete list ng mga ingredients at magkano natin ito pwede ibenta. At sa mga hindi pa po nakakaalam kung saan makikita ang ating description box, i-click nyo po yan. Ayan, nailagay na po natin lahat sa bilao. Lagyan na po natin ng toppings. Grated cheese po ang ilalagay ko. Depende po sa inyo kung anong gusto nyong ilagay sa inyong kutsinta. Pwede rin po yung kinayod na nyog o kaya naman yema. Ito na po yung ating finished product na cheesy kutsinta sa bilao na perfect rin panghanda sa anumang okasyon at pwede nating gawing pang negosyo o pagkakitaan. So, tikman na po natin. Sana po masubukan yung gawin o lutuin yung ating kutsinta with powdered milk. Nakadepende na po sa inyo ang dami ng grated cheese. Siyempre, mas maraming cheese, mas cheesy, mas masarap. So, ayan po yung texture ng ating kutsinta. Kain po tayo mga kawais!
Masarap po, malambot, chewy at nagbigay linamnam yung milk powder na nilagay natin. Sana nagustuhan niyo po ang videong ito at huwag pong kalimutan na i-like at mag-subscribe. So thanks for watching mga kawais. Until my next video, happy cooking! Ingat po kayo lagi! Bye-bye!